Mga kapuso, ngayong matinding init, dapat po tayong magtipid ng tubig. Ang gobyerno nag-iisip na ng mga alternatibong mapagkukunan ng tubig at kung magkakagipitan, isa raw sa pwede mag-supply ay ang Laguna de Bay. Balita natin ni Cesar Apolinario. Mahigit 4 bilyong litro o katumbas ng 22 milyong drum ng tubig ang nakokonsumo kada araw sa buong Metro Manila at katabing probinsya gaya ng Rizal at Cavite. Malaking problema kung matutususan ito ngayong patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa angat na siyang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa buong Metro Manila. Kaya napaka-importante pa rin daw ang pagtitipid at kung maaari mag-recycle o mag-reuse ng tubig. We can be wise in the way we use water para hindi masyadong mabigat, makabawas sa demand ng tubig sa mula sa ating dams. Kung sa mga bahay nagagawang muling gamitin ang pinaglabhan o pinagugasan ng gamit sa pandilig ng alaman at panglinis sa mga sasakyan, pwede rin daw ipatupad ang pagtitipid sa mga industrial at commercial industry. Ang resort na ito sa San Mateo Rizal na may 5 swimming pool na kasya ang 200,000 liters ng tubig na kinukuha pa sa Marikina, pero imbis na 200,000 liters o katumbas ng mahigit 900 drum, 45 drum na lang ang ginagamit kada 2 araw. Dagdag bawas ang estilo at ginagamot ng chlorine. Bukod sa pag-recycle sa tubig, kontrolado ang pinapagamit na tubig sa mga shower room. Ngayon ko yung pressure para yung pagbaksak ng tubig hindi gano'ng kalakas para hindi maubos ka agad yung tubig sa laman ng tangki po niya. Sa kabila ng pagtitipid po namin, minimaintain pa rin po yung quality ng service ng resort. Ang magandang balita ayon sa MWSS, 178 meters ang projection nila ng level ng tubig sa angat hanggang June 30. Ibig sabihin, malayong mangyari na magkaroon ng rationing o pagrarasyon ng tubig. Pero dahil mas dumarami ang populasyon sa Metro Manila, ikinakasana ang pagkatayo ng Kaliwa Dam sa Quezon na makapagsaserbisyo sa Rizal, Cavite at ilang parte ng Metro Manila na aabot sa 600 million liters kada araw. Inaasahang magsisimula ang operasyon ng bagong dam na ito sa 2019 o 2020. Pero kung sakaling magkulang habang wala pa ang dam, ang National Water Resources Board may alternatibo pa silang mapagkukunan ng tubig. May mga deep wells naman tayo na hindi active treatment, no, ng tubig na nanggagaling sa, like for example sa Laguna Lake, meron tayong existing mga treatment plant dyan. Cesar Apolinario, GMA News.